Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Owing po ngayon ang brand ko nina Alden Richards at May Mendoza para sa bago nilang endorsement ang Tok Tok. Kaya lang po medyo ang ganda sana eh. Ang call time talaga dito ay 3 PM pero ngayon pa lang nag-start parang 4:25. But unfortunately, hindi po kami magkaintindihan via Zoom and kami Zoom tapos hindi namin sila nakikita nung simula. And then nagtatanong kami, hindi naman namin narinig yung mga sagot. But anyways, kung naka-tune in kayo sa Facebook page ng Tok Tok, yun, makikita niyo po yung event na ito ngayon. Kaya lang ang problema nga, since hindi kami nagkakaintindihan, hindi namin ma-relay yung tamang situation o yung tamang tanong talaga. Hindi namin makuha yung tamang sagot nila. So, for now, kaya ako nakapag-intro muna dahil... Welcome back, mga ka-Aldab. Napakalungkot na balita po para po sa mga true-blooded Aldab Nation. Ito po ay babasagin ko, mga ka-Aldab, para po sa kaalaman ng lahat. Para bago nyo po malaman, talagang planado po ito. Bago nyo tumapanood sa social media, kailangan sabihin ko na po yung mga magaganap. Well, umpisaan po muna natin dito sa video na napapanood ninyo. Ito lang po yung resibo at ebidensya na wala po talagang interview na naganap. Wala pong tanungan. Ang ibig kong sabihin, yung Zoom na live po, mga ka-Aldab, ito lang po yung patunay na wala po talagang question and answer portion. Kumbaga, parang itinigil nga po dahil hindi nga po sila magkaintindihan. Gaya po ng sinabi po ng isang reporter na yung napapanood po daw nila, hindi naman po nila naririnig. Kumbaga, nagsasalita po sila, hindi naman nila alam kung naririnig sila. Pero yung sinasabi po nila Mengay at Tisoy, hindi po nila naririnig. Yan po ay talagang masasabi nating lahat ng lumabas ay peke. Kumbaga edited lang, di po ba? Kaya wag po kayo agad-agad maniniwala. Diyan pa lang basag na po sila. At ang pinaka nakakalungkot dito, mga ka-Aldab, yung mga nababalitaan natin na kumbaga yung mga reporters po raw ng Tok Tok, sobrang lapit po raw sa GMA management. Kaya naglabasan po raw yung mga fake news at sumang-ayon na lang nga po ang mga, kumbaga, mga reporter kahit na wala silang sinabi, pinost ng GMA, kumbaga parang pinabura na lang nila. Alam nyo naman po ang ibig kong sabihin. Ibig sabihin lang yan, mga ka-Aldab, desperado na po talaga silang ibagsak ang Aldab Nation. At eto po ang nakakalungkot. Well, siguro naman po nakita nyo na to sa social media. Ito po yung kumakalat na may video po raw na ilalabas si Ricky Lo. Hindi ko alam, mga ka-Aldab, kung ano yung sinasabi nilang si Main Mendoza o si Alden Richards daw po yung magsasalita. Ang video na nakita ko at napanood ko, mga ka-Aldab, hindi ko na po ipopost dito. Kumbaga, ako na lang po yung magsasalita. Well, English po ito, mga ka-Aldab, ha? Pero correct me na lang if I'm wrong, mga ka-Aldab. Ito po yung napanood ko na sinabi ni Argyo Atayde sa video po o sa interview ni Ricky Lo kay Mr. Argyo Atayde. Paano ko to i-explain? Yes, we are opposite in some ways, but we like the same food and other things, and yet opposite po kami. We have very few common traits, but some reason we are well super swag. Well, yan po yung kinat. Ibig kong sabihin, mga ka-Aldab, pinutol po yan para daw po buong video yung panonoorin ninyo. Pinutol po yan para interesado yung mga taong o yung mga army na panoorin yan. At isa po sa dinagdag nila, yung pasabog. Well, mga ka-Aldab, interview lang naman po ni Mr. Argyo Atayde yan para kay Ricky Lo. Siyempre gagamitin po yung pangalan ni May Mendoza.
Siyempre gagamitin po yung pangalan ni Alden Richards para tangkilikin, di po ba? Na alam nyo naman po na itong taon to ay palaos na. Kumbaga sabihin na natin na hindi na po siya katulad ng dati na sobrang sikat. Parang pipitsuging artista na lang po yung kinakausap niya, di po ba? Well, correct me na lang mga ka-Aldab kung sa tingin nyo mali ako. Ang sa akin lang mga ka-Aldab, bakit kailangan pang isa lang si Main Mendoza? Bakit hindi na lang po yung buhay nila ang pag-usapan? Bakit hindi tangkilikin kung kumita nga po ba yung mga sunod-sunod na pelikula niya dati at ang kanyang bagong teleserye kung umangat pa? Bakit idadamay pa si Main Mendoza? At sa nagkakalat po ng sinasabi nilang malaking pasabog na magaganap, eh fake news po yun. Baka sabihin nyo na naman po mga ka-Aldab, Mr. Destiny, dapat hindi mo na sinasabi yan kasi parang ikaw na nagpo-promote. Mali po kayo, sinasabi ko po ito para unahan ko na kayo kasi hindi nyo po talaga magugustuhan yung kakalat sa social media. Alam nyo naman po pagdating sa social media, eh talaga naman pong hindi nyo magugustuhan yung mga sasabihin nila at babalik po kayo sigurado dito sa channel ko at ako po ang unang-una nyong tatanungin. Di po ba? Well, common sense na lang yan mga ka-Aldab kung wala pong magtatanong sa akin. Kaya po, mas minabuti ko na po itong agahan dahil yung talagang, kumbaga umpisa pa lang eh, alam mo na kung kanino talaga yung pag-uusapan. Alam mo na kung ano yung mga katanungan ni Ricky Lo tungkol kay Arjo Ataide. Kaya doon po sa mga sasabihin nila, scripted na yan eh. Tanong po ni Ricky Lo, malamang siya na rin sumagot niyan. Di po ba? Common sense na lang uli. Kung hanggang ngayon, eh sasabihin nyo na nagpapaasa pa rin po ako na wala po akong ginawa yung channel na to, kundi paasa gayong eto na, ini-interview na, nagsasalita na. Sino mga ka-Aldab? Sino yung nagsasalita? At paano naman po siya kakagatin ng mga tao kung nakikita naman po yung kalagayan niya? Sino naman po kasing artista ang didigit ng gusto gayong palubog ng palubog na? Biruin nyo, napakagandang, kumbaga napakagandang story, true to life story po ng isang napakagaling na doktor at talaga naging trending po ito, naging viral sa social media. Pero yung gumanap ay hindi po kaaya-aya. O ano nangyari mga ka-Aldab? Well siguro mga ka-Aldab, dapat yun ang tanong ni Ricky Lo, di po ba? Pero may mga pagkakataon mga ka-Aldab na lagi pong ganito. May mga pagkakataon mga ka-Aldab na masasabi po natin na nakakalungkot kasi may mga kailangan pong gamitin yung mga tao para sumikat. Nakakalungkot kasi sobrang gamit na gamit po talaga ngayon sila Main Mendoza at Alden Richards. Ang kaya sa GMA naman po, ibig kong sabihin mga ka-Aldab, kung sino-sino mga babae ang idinidikit kay Alden Richards para lang po sila sumikat. Para lang po umangat ang teleserye na gagampanan ng artista. Well, di po ba? Sa 24 oras, binalita, hindi po ka nais-nais. At eto naman po, sa kabilang istasyon naman, si Main Mendoza naman po yung ginagamit. Di po ba? Well, mga ka-Aldab, talagang nakakalungkot po kapag ka nabasa nyo yung mga komento. Kaya sinasabi ko po ito sa inyo para maging aware kayo, para maging handa kayo. Kasi once na pumutok to, maraming question o maraming mga katanungan ang iisipin ninyo at gusto nyo lahat yun ay may kasagutan. Di po ba? Kaya ngayon alam nyo na. Di po ba? Sa mga magsasabi na dapat hindi ko na to binabalita, eh pasensya na po kayo. Pero kailangan pong malaman ito ng mga mamis, mga titas, mga senyor na lagi lang pong nag-aabang sa channel natin. Sila po yung walang kakayanan pumunta sa social media, magbukas ng internet, magbukas ng Facebook, Instagram, Twitter. Sila po yung nag-aabang lang. Marunong lang po sila manood dito sa channel natin. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, at true-blooded Aldab Nation ka, consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.
at pakikinig.